Ito po yung programa na uumpisahan po namin. Educational assistance po ito para sa mga bata, sa mga anak po ng mga mahirap nating kababayan. Simula po ngayong Sabado at anim po na Sabado hanggang Setyembre 24. Dito po sa main office, magbubukas po ang aming opisina ng alas 7 ng umaga at tatapusin po namin yung mga tao na nasa pila. Sa aming mga field offices po, regional DSWD offices, magbubukas po siya alas 8 ng umaga. Ganun din po sa mga provincial DSWD po natin. Ganun din po sa mga satellite offices po natin, nationwide. Ano po ang mga requirements nito? Ang kailangan lamang po ng bata or ng magulang na dadalhin sa DSWD office ay ang enrollment certificate at ang school ID. Ngayon, sino ba ang pupwede? Lahat po ng mga bata na anak na mahihirap. Hindi lamang po solo parent. Halos lahat na ho kasi solo parent, magulang ay PWD, magulang ay may mga sakit, mga ulila na mga bata, batang anak ng tricycle driver, labandera, katulo, magtataho, jeepney driver, pwede po kayong pumunta. Okay? Para po sa mga bata, pwede po mga nanay na lamang ho, yung mga nasa elementary at high school, magdala lang po ng enrollment certificate ng mga bata or school ID. Para man po doon sa mga senior high school at college at saka vocational courses, pwede na ho kayo na mismo ang pumunta sa aming tanggapan. Ganito ho ang ayuda. Cash po naming ibibigay sa mga magulang o sa mga estudyante. 1,000 pesos po para sa elementary, 2,000 po para sa high school, 3,000 po para sa senior high school, 4,000 po para sa college or vocational course. Ilang bata po sa isang pamilya ba? Kasi marami ho nagtatanong, how many children? Ako'y may 8 anak, 5 anak. 3 pong bata per family. So kung may 2 kolehiyo kayo nag-aaral, isang first year, isang fourth year, take for 4,000 po yun, so 8,000 po yun. Meron kang anak na senior high, so 3,000 po yun. So 8,000 plus 3,000, 11,000 po yun. Ngayon, pwede pong through appointment po sa internet, pwede po kayo mag-email sa amin, pwede rin pong walk-in sa araw ding yun. Pero we advise na mas maganda siguro kayo po ay mag-email na lamang muna sa amin. Don't worry ho bayan, nakasubi na ho yung budget, niyo kayo maubusan yan kasi saved around 500 million po na pondo para po sa mga estudyante natin na indigent na kailangan po ng mga gamit. 500 million po yan all throughout the country. So, inatasan ko na po ang aming central office, ang mga regional offices namin, provincial offices, satellite offices na magbukas sa araw ng Sabado at every Saturday until September 24 para i-cater yung pangangailangan ng estudyante. Kung kayo ay pupunta ngayong Sabado at marami masyadong tao, pwede po kayong bumalik next Saturday. Marami pa rin tao next Saturday. Hanggang 24 po yan, huwag ho kayo mag-alala. Dalhin lamang po ang inyong mga requirements at tutulungan po namin kayo. Ang question is, paano natin malalaman? We are hoping, ma'am, na only indigents. Siguro naman ho, yung may mga pera, hindi na ho magpupumila dyan ng 6 hours po para makakuha ng pangbayad ng ikang makabili ng uniforme or school supply. So, we're hoping and expecting po mga indigent lang po ang pipila dyan. Could it be possible na magkaroon ng isang requirements from the barangay chairman having this certificate of indigency para mawala itong mga fake? Dati po may ganun ho ma'am eh. Ang problema ho, inaalis na ho natin muna yon, iba-bypass na ho muna natin yung mga indigency. Kasi napopolitika po ma'am, that is very unfortunate. Mas marami pong nakakarating na reklamo o sumbong sa akin na namimili po yung ating, wag naman ho magalit sa atin yung mga barangay leaders natin at LGU,
Pero mas marami po kasing sumbong sa akin na nakakarating na pinipili po na bibigyan ni chairman o ng barangay kagawad o sa office of the mayor ng indigency. Kung hindi po bumoto yung pamilya, hindi po nabibigyan. Sasabihin na lang, wala dito si ganito, balikan nila next time. So, ngayon ho, dahil DSWD ho ang mga siwa nito, ayaw ko hong marinig na hindi kami binigyan ng indigency. Kaya ma'am, we will take our chances na lang po na tanggapin po yung mga yan at i-assess naman po ng aming mga social welfare officers at saka meron naman po sila experience when it comes to that matter, ma'am. Po sila pupunta para po makapag-avail assistance from the DSWD? That's a good question, sir. Marami yung nagtatanong sa kung sa CSWD, City Social Welfare, Municipal Social. Hindi po, ang sa DSWD offices lamang po, malalaman ho ninyo kasi iba po yung municipal, iba po yung city, yung po ay mga nasa local government units at saka mga provincial DSWD. So PSWD, MSWD, CSWD, hindi po doon. Tignan ho ninyo sa internet o magtanong ho kayo ngayon hanggang bukas sa inyong mga munisipyo kung saan yung DSWD na national. Meron po kami mga satellite offices po. Meron po kami mga provincial offices. Meron din po kami mga satellite offices. So pwede po sila magtanong kung saan po yung pinakamalapit, sir. Iniiwasan po kasi natin, sir, na magamit po sa politika ho yung pamimigay na may mga nagsuggest, so ibigay daw, it will be easier pag dinownload ho natin sa mga municipal and ayaw ko hong mangyari, nangyari po sa SAP natin, sir. Gusto ko po talaga makarating po sa mga bata po doon po sa mga mahihirap. I'm sorry, sir. I mean, I might offend some people, but then that's just the way it is po. Gusto ko pong makarating. Ayaw ko pong makarating na pinili ni chairman, kamag-anak ni chairman, inuna, mga anak ni chairman. I don't like that. Gusto ko po na na talaga makakarating po sa tao, bibigay po ng DSWD mismo, mga tauhan ho namin. Kaya I have instructed po na lahat po ng mga empleyado po ng Assistance for Individual in Crisis Situation at saka mga regional heads po natin at field office directors natin, pumasok every Saturday to supervise and make sure na naibibigay ng tama. At saka also, paalala ko doon sa mga tatanggap kasi may mga nagtatanong, baka kulang. Kung kulang po, tumawag po kayo sa aming hotline. Ulitin ko po, hindi po dapat kulang. Pag pumirma ho kayo dyan, cash po ibibigay sa inyo. Ulitin ko po, 1,000 sa elementary, 2,000 po pag high school, 3,000 po senior high, 4,000 po pag college. Kung tatlo ang college mo, then 12,000 po ibibigay ho namin. Hanggang tatlo lang po. Kung sampu po ang anak ninyo, sorry po, tatlo lang po talagang po pwede. Yung mga pamilya na four-piece beneficiaries na, they can also avail of that aid. Oh yes, sir. Okay. Kasama po sila, I mean, sa programa na ito. At hindi lang po four-piece, kahit hindi ka four-piece. Marami po nagtatanong, good question po. Kung hindi po kayo four-piece, pero kayo ho ay nasa crisis, lahat naman ho ngayon ng mga mahihirap nasa crisis, may nagtatanong, tricycle driver ako, Sir Erwin, pwede ba? Pwede po kayo. Jeepney driver ako, Sir Erwin, pwede po. Labandera ako, Sir Erwin, may anak akong pinapaaral sa SUC ngayon. Pwede ba? Pwede po. Grab rider po ako, pwede po. Barbero po ako, pwede po. Okay? Pwede po yan, mga sir, mga ma'am, kung ano po ba yung trabaho ninyo. Ay tutulungan po kayo ng gobyerno kasi po iyon po yung aming mission ho ngayon, tulungan po kayo kasi instruction din ho yan ng Pangulo na wala pong iiwan, pandemic recovery, lahat po ikasama pag-angat.